Noong 1959, isang batang babae, isang taong nag-iisa na nagngangalang Lucinda, ay nasa paaralan. Panahon na ng paglalaro, ngunit siya ay malayo sa ibang mga bata, may mga bulong na naririnig sa paligid niya. Ang kanilang guro, si Miss Taylor, ay dumating upang tawagin ang pahinga sa paglalaro. Susunod, ang guro ay nasa harap ng klase. Pinaalalahanan niya sila na bukas ay ang opisyal na araw ng pagbubukas ng paaralan. Sinabi niya sa kanila na ang paaralan ay nagdiriwang ng pagbubukas nito sa isang paligsahan kung saan ang mga mag-aaral ay gumuguhit ng isang larawan ng kung ano ang sa tingin nila ay mangyayari sa hinaharap. Ang mga bata ay nasa sabik at nagsimulang gumuhit ng iba't ibang mga bagay, maliban kay Lucinda Embry, na ginagabayan ng mga bulong upang punan ang kanyang papel ng isang serye ng mga numero. Bago niya maisulat ang huling mga numero, ang nakatalagang oras para sa gawain ay natapos, at kinukolekta ni Miss Taylor ang mga guhit ng mga mag-aaral. Kinabukasan, sa pagbubukas ng William Dawes Elementary School, binabati ng punong guro ang lahat at inihayag ang paglilibing ng time capsule. Pagkalipas ng 50 taon, ang kanilang mga anak ay huhukayan ng time capsule na ito. Matapos mailibing ang time capsule, napansin ni Miss Taylor na nawala si Lucinda mula sa kinaroroonan niya. Hinahanap siya sa loob ng paaralan. Bumaba si Miss Taylor sa isang hagdan at nakarinig ng ingay sa likod ng isang pinto. Sa pagbukas ng pinto, nakita niya ang natatakot na si Lucinda na may dugo sa kanyang mga kamay. Sumulat siya ng ilang mga bagay sa pinto gamit ang kanyang mga daliri. Ito ang natitirang mga numero na hindi niya natapos na isulat noong nakaraang araw. Mabilis na nagpunta sa 50 taon mula noon, ang kasalukuyang araw ng pelikula. Isang astrophysicist, si John, ay nahihirapang kontrolin ang kanyang depresyon matapos mawala ang kanyang asawa. Nahihirapan siyang maniwala na may kahulugan ng buhay pagkatapos mamatay ang kanyang asawa sa isang sunog. Mayroon din siyang anak na lalaki, si Caleb, na nahihirapan ding magpatuloy. Kinabukasan ng umaga, sa paaralan ni Caleb, inihayag ng kasalukuyang punong guro ang pagbubukas ng 50 taong gulang na pamana, ang time capsule, na inilibing 50 taon na ang nakalilipas. Tinawag niya ang dating guro na si Miss Taylor, ang parehong guro mula 50 taon na ang nakalilipas, upang gawin ang pagbubukas. Binuksan ang capsule at ang bawat bata ay nakatanggap ng isang sobra. Natanggap ni Caleb ang sulat mula kay Lucinda, at binuksan upang makita ang mga numero sa papel sa halip na pagguhit tulad ng lahat. Habang nakatingin sa papel, nagsimula siyang makarinig ng mga bulong mula sa lahat ng dako, at napansin ang isang figura na nakatayo sa malayo sa paaralan. Sa bahay, sinubukan ni Caleb na humingi ng pahintulot na pumunta sa bahay ng isang kaibigan para magpalipas ng gabi. Habang nag-uusap, napansin ng kanyang ama ang papel mula sa paaralan at tinanong siya tungkol dito. Nang ihiga na ni John si Caleb sa kama, nagsimula siyang ma-curious tungkol sa listahan ng mga numero. Hindi sinasadyang nilagay niya ang isang baso ng whiskey sa ibabaw nito, at gumawa ito ng bilog sa paligid ng mga partikular na numero. Inilagay niya ang isang set ng mga numero sa isang whiteboard at mabilis niyang napagtanto na nangangahulugan ito ng 11 ng Setyembre taong 2001, syempre ang pag-atake sa Twin Towers sa New York City na pumatay ng 2,996 na katao, na perpektong nakahanay sa mga numerong ito. Sigurado na ito ay isang pagkakataon lamang, inilagay niya ang lahat ng mga numero sa whiteboard at nag-imbestiga pa. Nalaman niya na ang listahan ay puno ng mga katulad na bagay. Mga petsa, taon, at mga buhay na nawala sa mga partikular na trahedya tulad ng mga pagsabog, pagbagsak, lindol, bagyo, at iba pa. Ang lahat ng ito ay nakalista sa pagkakasunod-sunod na mangyayari mula noong 1959. Gumamit siya ng pulang bilog para sa petsa ng trahedya, at asul para sa bilang ng mga namatay. Ngunit may ilang mga hindi bilugan na numero na hindi niya mauari kung ano ang kahulugan. Kaya kinabukasan, kinausap ni John ang isang kasamahan, si Phil, tungkol sa mga numero sa papel. Pinaliwanag niya na ang bawat set ng mga numero ay tumutugma sa isang pangunahing sakuna sa petsa at mga buhay na nawala, at ang mga hula ng mga numero ay pare-pareho. Kahit ang petsa ng pagkamatay ng kanyang asawa ay naroon din. Sinabi ni John sa kanya na may tatlong set ng mga numero na hindi pa nangyayari, at isa sa mga ito ang nagpapakita na 81 katao ang mamamatay sa isang lugar bukas. Tumanggi si Phil na maniwala dahil masyadong baliw para paniwalaan, at iniisip na ang mga numero ay mga pagkakataon lamang, dahil mayroon ding mga hindi bilugan na numero sa papel na tila walang kahulugan. Pumunta siya kay Ms. Taylor, na guro ni Lucinda noong 1959, nang mailibing ang time capsule. Gusto niyang i-verify ang pagiging tunay ng sulat.
Kinumpirma ni MS Taylor na ito ang orihinal at sinabi kay John ang tungkol sa pagkamot ni Lucinda sa pinto pagkatapos may libing ang capsule at ang kakaibang mga pangyayari na nakapalibot dito. Ipinahayag ni John ang kanyang pagnanais na makilala si Lucinda, ngunit nalaman niyang namatay si Lucinda dahil sa labis na paggamit ng droga ilang taon na ang nakalilipas. Sa bahay habang naghahanap ng mga kontak sa telepono, nakita niya ang ilang kakaibang lalaki na huminto sa bakuran sa isang kotse. Lumapit si Caleb sa kotse at binigyan ng kakaibang lalaki si Caleb ng isang bato nang hindi nagsasalita, na siyempre ay kinatakutan ni John. Pinalalahanan niya siyang lumayo sa mga estranghero at ipinadala siya sa loob ng bahay. Habang naghahanap sa internet tungkol sa pagkamatay ni Lucinda, nagulat siya ng kanyang kapatid na si Grace. Gusto ni Grace na dalawin ni John ang kanyang pamilya dahil matagal na siyang hindi nakakausap sa kanyang ama. Ngunit tumanggi siya. Mahirap ang relasyon ni John sa kanyang mga magulang dahil sila ay labis na relihiyoso at si John ay isang ateista. Kinabukasan, habang papunta siya para sunduin si Caleb mula sa paaralan, natrap si John sa trapiko. Sinubukan niyang mag-reroute ngunit walang alternatibong ruta. Tinitingnan ng mga coordinate sa kanyang GPS na pagtanto niya na ang mga hindi biluga na numero na hindi niya mauari sa listahan kanina ay sa katunayan ay mga coordinate ng lahat ng lokasyon kung saan mangyayari ang mga sakuna at siya ay nasa eksaktong lokasyon na iyon. Habang kausap ang pulisya, nangyari ang hula, isang eroplano ang nahulog sa lupa, maraming tao ang nasunog at namatay habang sinusubukan niyang tumulong. Umuwi siya habang nahihirapan pa ring maniwala sa nangyari. Nag-online si John para maghanap tungkol sa aksidente para lang makita ang ulat na nagsasabing 81 katao ang namatay. Sa gabi, isang kakaibang lalaki ang pumasok sa silid ni Caleb. Nagising si Caleb at pinakita sa kanya ng estranghero ang isang paghahayag ng lahat ng nawasak habang ang mga hayop ay tumatakbo para makaligtas. Sumigaw si Caleb. Tumakbo ang kanyang ama sa silid at binuhat siya mula sa sahig. Nakita ni John ang isang kakaibang lalaki sa bintana habang buhat-buhat siya at tumakbo palabas para hanapin siya, ngunit wala na siya. Kinabukasan ng umaga, sinundan ni John at ang kanyang anak na lalaki ang isang babae at ang kanyang anak na babae sa museo. Sa museo, nakilala niya ang babae at nagpakilala sila. Siya si Diana, anak ni Lucinda. Ipinaliwanag ni John sa kanya kalaunan na sinundan niya siya para magtanong tungkol sa kanyang ina. Nagalit si Diana nang banggitin si Lucinda. Ipinaliwanag niya na ang hula ni Lucinda ay nagkatotoo at dalawa na lang ang natitira, at ang huli ay mangyayari 3 araw mula ngayon, sa 19 ng Oktubre at 33 katao ang mamamatay. Kailangan niya ng tulong niya. Gayunpaman, umalis si Diana kasama ang kanyang anak na si Abby. Sa bahay, may balita tungkol sa posibleng pag-atake ng terorista. Hinanap ni John ang lokasyon ng susunod na sakuna gamit ang mga coordinate ng GPS. Natagpuan niya ang lokasyon, isang istasyon ng tren sa ilalim ng lupa, at sinubukang babalaan ang pulisya. Pumunta si John sa istasyon ng tren sa ilalim ng lupa, at hinabol ang isang lalaki na sa tingin niya ay isang terorista papasok sa tren. Sinundan sila ng pulisya. Natuklasan nilang ang lalaki ay isang magnanakaw lamang ng CD. Nagsimulang gumalaw ang tren ngunit nakita nila ang isang tren na naderailed na papalapit sa kanila at nagkagulo ang lahat habang sinusubukan nilang makatakas. Ang susunod na eksena ay nagpapakita sa mga nakaligtas kabilang si John na lumalabas mula sa mga labi. Pag-uwi niya, nagulat siya nang makita sina Diana at ang kanyang anak na naghihintay sa kanya. Sinabi niya kay John na ang huling sakuna na natitira sa listahan ay sa 19 ng Oktubre, ang araw ding sinabi ni Lucinda na dapat siyang mamatay. Ayaw makipag-usap ni Diana sa kanya tungkol dito noong una dahil kinasusukluman niya ang ideya na malaman kung kailan mamamatay ang isang tao. Nagpa siya si Diana na dalhin si John sa dating tahanan ni Lucinda, isang lumang gusaling nakasara kung saan nagtatago ang kanyang ina mula sa lahat sa paligid niya. Habang papalapit sila, napagtanto nilang ang huling mga numero sa listahan na sumusunod sa petsang 19 ng Oktubre ay hindi ang mga numero 33, ngunit ang mga baliktad na titik ng II na sa tingin nila ay ang mga inisyal ng isang pangalan. Sa bahay, hinanap ni John ang silid tulugan ni Lucinda kung saan nalaman nilang ang II sa huling hula ay nangangahulugang lahat ay mamamatay. Nakakita rin siya ng maraming itim na bato sa bahay tulad ng natanggap ni Caleb. Sa labas, sina Caleb at Abby ay nasa kotse na naghihintay sa kanila na bumalik, pareho silang nagsimulang makarinig ng mga bulong at makita ang mga kakaibang pigura. Tinawag sila ng mga bulong na lumapit. Halos makuha si Abby, ngunit ginamit ni Caleb ang busina ng kotse para makuha ang atensyon. Tumakbo sina John at Diana patungo sa kanila, ngunit wala na ang mga estranghero. Sa wakas ay naabutan niya ang lalaki, tinanong niya kung ano ang gusto nito, ngunit binuksan ng lalaki ang kanyang bibig, at isang malaking maliwanag na liwanag ang lumabas mula rito.
Bumalik sila sa bahay ni John at hindi makapaniwala na hinulaan ni Lucinda ang kamatayan ng lahat bukas at maaaring ito ang kanilang huling gabi na magkasama. Kinabukasan ng umaga, nagising si John na nakikita ang buhit ni Abby. Bigla, napagtanto niya na ang huling sakuna ay maaaring may kinalaman sa araw. Natuklasan ni John na ang huling hula, na bukas, ay kasabay ng isang pananaliksik na ginawa niya tungkol sa mga super flare mula sa araw na tumama sa natitirang bahagi ng solar system at some iron ng lahat. Mabilis siyang pumunta sa obserbatorio at sinuri ang mga kamakailang pagbabasa ng araw na nagpapakita ng abnormal na antas ng solar radiation. Iniisip niyang maaaring mangyari ang isang malaking solar flare sa lalong madaling panahon, at maaaring iyon ang dahilan ng pagkawasak ng sangkatauhan. Bumalik sa bahay ni John, naghahanda silang magtago sa isang yungib sa ilalim ng lupa kung saan naglalaro si Diana noong bata pa. Panahon na para umalis. Pupunta siyang tumawag kay Caleb, ngunit nakita niya siya sa kanyang mesa na nagsusulat ng katulad na listahan na ginawa ni Lucinda. Mula sa isinulat ni Caleb, naramdaman niyang ang pagsusulat ni Lucinda sa pinto 50 taon na ang nakalilipas ay mahalaga sa huling hula, kaya bumalik sila sa paaralan. Inalis niya ang partikular na pinto, dinala ito sa bahay, at nagsimulang ibunyag ang pagsusulat. Hindi mapakali si Diana at gusto nang makarating sa mga yungib bago dumating ang kapahamakan, kaya ninakaw niya ang mga bata at nagmaneho patungo sa mga yungib. Sa wakas ay nakuha ni John ang mga numero mula sa pinto, at ipinapalagay niyang ito ang coordinate kung saan makakaligtas sila sa sakunang ito, ngunit nang lumabas siya, wala na ang lahat na nag-udyok sa kanya na habulin sila mula sa likuran. Tumigil si Diana sa isang gasolinahan. Sa istasyon, pinanood niya ang pahayag ng gobyerno na may darating na problema at dapat magtago ang lahat mas mabuti sa ilalim ng lupa. Pumunta si Diana para tawagan si John para sabihin sa kanya kung nasaan sila. Sinabi ni John sa kanya na ang ligtas na lugar ay maaaring nasa dating tahanan ni Lucinda ayon sa mga coordinate, ngunit natatakot siya at tumanggi na pumunta doon. Habang kausap pa rin sa telepono, ninakaw ng mga estranghero ang kanyang kotse kasama ang mga bata sa loob. Ninakaw din niya ang isang kotse, at sinubukang sundan sila, ngunit nakabangga sa isang truck. Nabali ang kanyang leeg, at kalaunan ay namatay siya sa harap ni John, eksaktong hating gabi ayon sa hula ng kanyang ina. Nagmaneho si John patungo sa nakasarang tahanan ni Lucinda, at sumunod sa isang daan na may kotse patungo sa kagubatan. Nakakita siya ng maraming itim na bato doon. Sa wakas, nakita niya ang isa sa mga kakaibang lalaki at nagbanta na babarilin. Pinigilan siya ni Caleb at sinabi sa kanyang ama na ang mga estranghero ay nagpoprotekta sa kanila sa buong panahon, at dapat silang sumama sa kanila upang maligtas. Lumalabas na sila ang nagpadala ng mga mensahe tungkol sa mga pangunahing sakuna na sinusubukang iligtas ang sangkatauhan mula sa ganap na pagkawasak. Pagkatapos ay nagsiwalat sila ng isang arka sa kalangitan. Namangha si John. Panahon na para umalis. Ngunit papayagan lamang ng mga estranghero na sumama sa kanila ang mga bata. Ang mga napili lamang ang dapat pumunta. Umiyak si Caleb. Nagpaalam sina Caleb at ang kanyang ama, at ang mga lalaki ay naging kumikinang nakatawan at umalis ang arka. Sa kalangitan, marami sa mga ganoong arka ang dumating sa iba't ibang lugar sa mundo, umalis din sila. Nagising si John sa umaga sa lupaing iyon. Nilaybat niya ang maingay na lungsod patungo sa bahay ng kanyang pamilya. Sinalubong siya ng kanyang kapatid ng yakap at sinabi niya na ligtas si Caleb. Pumasok siya sa bahay at niyakap ang kanyang ama, pagkatapos ay ang kanyang ina, at sumali ang kanyang kapatid para sa isang yakap ng grupo. Nagsimula ang pag-aapoy ng araw upang sirain ang lahat at kinuha rin sila sa kanilang yakap ng grupo. Habang nagtatapos ang pelikula, inihulog ng arka ang mga bata sa iba't ibang lugar at umalis. Tumakbo si Caleb at Abby sa bukid patungo sa isang malaking puno.